Mapalad nga po tayo na makita at maranasan mismo o kasi ito, lalo pat sa tulong ng ilan nating kaibigan pari dito sa Vatican at Roma, ay nakapasok tayo at nakalapit hindi lang sa karaniwang press o media area, kundi sa isang lugar na karaniwang inilalaan lamang sa mga regular na media networks na nagko-cover dito sa Vatican para nga dito sa makasaysayang canonization. Bagamat sa umpisa ay nahirapan tayong makapasok sa mismong St. Peter's Square dahil nga sa dami ng tao, pagpasok ay nagtuloy-tuloy na tayo sa left wing ng St. Peter's Basilica kung saan makikita ang top shot ng naganap na seremonya. Mula sa lugar na ito ay talaga namang kitang-kita kung gaano kadami ang dumagsa sa canonization rites at misa na pinangunahan ni Pope Francis at sinaksihan ng mga iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sinaksihan din mismo ng kanyang pinalitang si Pope Emeritus Benedict XVI. Bukod sa St. Peter's Square, may mga plaza at mga simbahan sa Vatican at Roma kung saan nagtayo ng giant screens para makita ng mga tao ang seremonya. Kabilang din sa nagsagawa ng live viewing ay ang Colegio Filipino sa Roma, ang eskwelahan ng mga Pilipinong pari dito sa Rome na dinaluhan ng mga Pinoy na nakabase na dito sa Italia at hindi na nakipagsiksikan pa sa mga tao sa St. Peter's Square. Of course, sa St. Peter's Square ay may mga nakasalamuha tayong mga Pilipino hindi lang mula sa Pilipinas kundi mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabi nga pagkatapos ng mga Italiano at Polish nationals ay isa ang delegasyon ng mga Pilipinas sa may pinakamarami. Bagamat hiwa-hula ang mga pwesto dahil nga sa hirap makapasok sa mismong harapan ng St. Peter's Basilica. At mula nga sa ating vantage point kahapon, ito yung ating nasaksihan. Halos 2 oras na isinasagawa itong misa at canonization dito sa may St. Peter's Basilica. At makikita natin dito yung pwesto ng Santo Papa. Dito sa may harapang bahagi ng simbahan. Kanina ay medyo makulimlim yung panahon at nagbabadyang umulan. Base na rin yan sa weather forecast dito sa Roma. Pero sa ngayon ay hindi pa naman ito bumabagsak yung ulan. Bagamat hanggang ngayon ay medyo makulimlim pa rin yung langit. Pero fortunately ay hindi nga bumagsak pa yung ulan at napakalamig ng panahon. Very ideal dahil nga hanggang ngayon ay siksikan pa yung mga tao dito sa may harapan ng simbahan. Lahat ay gusto makasaksi dito sa makasaysayang canonization dito kay St. Pope John Paul II at St. Pope John XXIII. History in the making, ika nga ang paghirang bilang santo kina Pope John Paul II at Pope John XXIII kahapon sa isang pambihirang pagkakataon ay nasaksihan ng buong mundo ang tinaguriang pagsasama-sama ng apat na santo para Santo Papa para sa isang okasyon.